Kapitan Ternio, maayong hapon. Sir Anjo, maayong hapon sa mga taga-Paminaw, taga-Pakinig, taga-Subaybay. Magandang hapon sa inyong lahat. Opo. Follow up po ito, sir. No? Okay, papaano na huli itong dalawang terorist ng NPA na si Ruel Custodio at yung isang pangalan Ruben Estocado? Meron na tayong mga initial initial reports na nakukuha dito together with our kasama na Philippine National Police, kasi alam naman natin that the legal body for this law enforcement operation is the Philippine National Police. So meron na tayong mga reports, mga intel reports on their locations, kaya in perfect time na lang ang ating mga kinukuha. That is why nung nagkaroon tayo ng magandang timing, we have already pinagsama na natin yung ating mga kapulisan at kasundaluhan and execute ng warrant of arrest. At yun nga, nahuli sila noong December 26 doon sa Timonan, Quezon, sa bahay po ng isang board member. Nagtangka ba sila tumakas sa mga panahong isinisilbi ang kanilang mandamiento di aresto, Kapitan? Wala naman tayong commotion na nangyari. Okay. Maayos naman at na-implement ng maayos yung warrant of arrest with our counterpart na Philippine National Police. Walang Diyos, sa ngayon, naka-detain sila at kasalukuyang sinasampa yung sinasampa yung kaso para naman doon sa board member na pinagtataguan nila. Opo. Ano pong mga outstanding cases nito? Ano pong mga kaso kinakarap nila, Kapitan? Well, itong dalawa na ito, ang standing case naman ng dalawang ito ay kidnapping. At saka illegal possession of the explosive. Ang nandun talaga sa warrant of arrest, itong si Baste, itong si Estocado alias Oyo, isa itong identified natin ang political instructor ng Bicol Regional Party Committee. So kasama lang siya doon that time, and then execute yung warrant sa dalawang ito at nahuli sila. Ano ang magiging hakbang natin doon po sa nagngangalang Rodora Doray Blastan, board member ng 4th District ng Quezon Province, kung saan nahuli sa bahay nitong si board member Blastan ang dalawang NPA? We are now closely coordinating with the Philippine National Police as well as yung DILG, since itong mga local executives natin at saka local government units are under itong supervision ng DILG for any administrative cases na pwede natin may sampa sa kanila. No? Kasi ito is illegal talaga kasi nagkakanlong tayo ng terorista. But inintay lang namin yung report galing sa Philippine National Police at the same time yung sa DILG po, Sir Aljo. Kasi in initial na pag-usapan is that magpa-file yung DILG ng administrative case against dito sa board member. Ongoing investigation itong dalawang mga nahuli. Okay. So, scot-free pa rin itong si board member Blastan. Opo. Ibig sabihin nun, hindi pa siya hindi na-aresto, no? Hindi pa siya nasa kustodiya ng PNP kasi wala pa namang kasong isinasampa sa kanya. O kung meron man, hindi pa naglalabas ng mandamiento di aresto, warrant of arrest kung may probable cause. Tama ho ba? Yes, sir. Si Raljo, no? Alright. Hintay lang natin ngayon yung actions ng yung natapos itong hakbang ng Philippine National Police. But the DILG is, they're looking into it kung ano yung possible na magiging sanction itong board member at the rest of the officials na matuklasan na nagkakanlong ng mga teroristang grupo. Ano pong mga barel at ilan pang mga dokumento ang nakuha sa dalawang NPA, Kapitan? Well, in possession po nila, no? May dalawang caliber 45 pistols, magazines, ammunition, saka yung hand grenade, which is yung mga explosives kasi natin, they are considered unavailable. So, unavailable yan sila the moment na nakuha yan in possession with that personality. So, isa ito sa mga grounds for itong mga nahuli ay hindi talaga makakalaya because this is unavailable. No? At meron lang mga several electronic devices which could link us doon sa kanilang mga contacts. Kasi meron dito mga cellphones, the rest, etc. And subversive documents. Sir Aljo, ano makikita natin, itong mga nangyayaring ito, series ito ng debacles in the part of the New People's Army.
Well, in fact, it is their failure to celebrate yung kanilang 52nd supposed to be anniversary. But dahil nga nagkaroon ng mga series of debacles after the yung total collapse nila, malapit-lapit na. So, tuloy-tuloy na siguro ito na malalaman na natin dito kung sino-sino yung mga contacts nila. And the soonest time possible, magkakaroon na ng erosion itong membro ng teroristang grupo. Alright. Maraming salamat, Captain Gerald Ternio, spokesperson, 2nd ID, Armed Forces of the Philippines. Happy New Year, sir. Maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you.